Okay, kabayan. Muli pong nababalik ang ating palatuntunan ng ating alamin sa araw na ito. Ang inyong lingkod, ka Gerry Jeronimo, ang inyong pong makakapiling. Plus of course, ang ating pong mga panauhin sa programa po nating ating alamin. Ano po? Na ngayon ay live po sa Facebook at saka sa ating alamin official sa YouTube, kabayan. Mapapanood po niyo at masusundan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay bahagi po ng mga tanong at paksa na ating pong pinag-uusapan sa ating programa. Coco, kung tawagin po nila, pero kakao, ano po ang pinaka naiintindihan po ng ating mga kababayan. Doc Rico, nakawala siya sa screen ko, no? Pero ako ho ay nakikita po ninyo aling Pina. At magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Okay. Kumusta na po kayo? Maayos naman po. Ito, kainom lang po ng tsokolate. Ayun po, sarap naman. Ha? Dapat pala na naabot sa screen ng tsokolate para pati ako nainom. Ano po? Alam po ninyo, ma'am, nung isang linggo, inumpisahan po namin pag-usapan ang tungkol sa kakao, ano po, sa tsokolate. At apo, ito po ay naging bahagi ng aming pong talakayin. Mm-hmm. Nang aking pong naging panauhin si Dr. Carl, si Marco David. Ano po? Isa po siya sa mga consultant po sa larangan po ng pagtatanim ng kakao. At ito po, kabayan, ay isa sa mga bagay na sa palagay ko ay makatutulong ng malaki sa marami po nating mga kababayang naghahanap ng mga proyekto na may mga lupain, maliit man o malaki. Ano po? Sapagkat sa ibang bansa, kung mamarapatin po ninyo, ma'am, ano po? Alipina, ano po? Sa ibang bansa po, between 1 to 3 hanggang 5 hectares ang nakatanim po sa mga kakao ng marami pong mga tao doon. At yung iba naman, plantation, ano po? Doon sa mga maliliit, well, nagiging problema sapagkat karamihan po sa kanila, excuse me, karamihan po sa kanila ay mahihirap din mga magsasaka. Pero ito po ay nakapagbibigay ng hanap buhay. Ang top cacao producer po ay ang Devoir, Ghana, Indonesia, Ecuador at saka Cameroon. At saka ang yung pong sabi nga po sa mga balitang tinanggap po natin, alam po ninyo, taon-taon ay nadadagdagan po ng kakulangan ng 1 million ton, ano ho, 1 million tonelada. Ang kulang po taon-taon sapagkat lumalaki po ang demand sa cacao sa buong mundo. At sa ngayon, more or less mga 5 to 6 million tons ang ginagamit po ng mga cacao producer. Ano? Mama, tingnan mo to. Ito yung ano, silipin mo mamaya. Makikita mo to si Mrs. Replan. Okay. Ang top producer po ng Pilipinas, Davao Region. Pero ang kausap po natin, ano po, ay nasa, kung di ako nagkakamali, Laguna, ano po? Magdalena. Okay. Ma'am, matanong ko kayo. Sapagkat ang pinag-usapan natin noon sa kalahatan, yung pong tungkol sa mga organic plants, ano po, at saka sa pagsasaka po ninyo, gaano po kalaki at kailan po ninyo inumpisahan ang pagtatanim ng kakao dyan sa inyong taniman? 2000, ano din po, kasabay po ng paglagay ko po ng farm, una ko po itinanim ang kakao. Aha. Okay, yan, yan. Pakita natin. Ayan, ha. Pakita po ninyo. Ayan. Ganda. Ano po ano yan? Ano yan? Ano po to? Prostero. Forestero. Aha. Apo, forestero po. Nung pong, ano ko to, unang-una ko po itinaminim ang kakao. Kasi po nung araw, ang lola, ito po yung aming pinapakain sa amin, pinapainom sa umaga ng lola namin. Okay. Okay. Kaya po, hinanap ko po siya. Talaga pong nagpunta ako sa DA ng namin, through DA po ng Santa Cruz, yung pong provincial. Nag-request po agad ako nito. Bigay lang po to. Okay. Mm-hmm. Tapos po, ano yung pong namumunga? Ilan po ang nakuha niyo sa kanila? Ilang una pong bigay sa akin ay 100 lang. Mm-hmm. Tapos ano yun, 100 po ulit. 100 buto o 100 bunga? 100 puno na po, puno. Ah, puno o seedling. Okay, seedling. Okay. Seedling po. Okay. Mm-hmm. Tapos po, 100 po ulit. Bali po, ang nakatanim dito sa akin ay sa 2,000 square meter po ay meron pong 200 puno mahigit. Okay, okay. Tapos?
Ang ating po ngayong cacao ay registered na po ako na organic po. Okay. Mm-hmm. At sinabi po ninyong kwento para mamaya magtatanong ako sa inyo. Nung po, kasi nga po, gusto ko nga po itong cacao, lahat po ng herenderos ng aking lupa, ito po yung itinanim ko. Tapos po, nagbigay po ako ng certain, siguro po, mga 3,000 square meter pa, doon inilagay ko pa rin po. Kaya, ang ganda po ng cacao ko. Bali po, nung una, para lamang po ito sa aming mga anak ko, para po kami may mainom. Pero ngayon po nga eh, natuto na rin po ako kung paano paggawa. Sa tulong din po ng binibigay ng pamahalaan ng Department of Trade and Industry. Okay. Meron po kaming samahan dito sa Laguna, yung po yung Laguna Cacao Farmers Association. Panay po kami, tablia. Meron po kami lahat mga tanim na cacao at kami po ay uti-uti ay tinuturuan po kung paano po tayo maggawa ng cacao. Yung iba po nabibigyan na rin ng machineries. Okay. Para po, hindi na po mano-mano yung aming pag-roast. Kasi pa pag nag-roast ka ng mano-mano, minsan po hilaw, minsan po ay sunog. Hindi pantay-pantay. Apo, hindi po pantay-pantay. Kaya po ngayon, nagbigay po, bali po sa samahan namin, nagbigay po ng roastery. Tapos po, lahat na po. Bali po, ako naman, minsan po kung konti lang, dito na po lang ako sa farm din. Natatansya ko naman po kasi meron po kaming inilalagay na thermometer kung hanggang saan lang yung init na hanggang pag-roast po. Opo. Tsaka po ang aming roast naman pa akin po naman ano, heavy duty rin. Kaya minsan po kasi tinatamad na po ako magpa-roast. Pero pagka po madami, sinusure ko tsaka po marami order, sinusure ko po na doon ako nagpaparoast sa kanila para naman po hindi ako mapahiya sa lasa. Yung pong roaster ninyo, gano po ang volume na kaya po niyang ihawin? Hanggang 5 kilo lang po. Limang? 5 kilo po na dry beans. Ah, maliit lang yan. Opo, maliit lang po yon. Kasi po, pang sarili lang po muna. Okay. Ma'am, ang pagkakaalam ko dyan, di ba, hihiwain natin ang bunga, no? Tatanggalin natin yung buto. Opo. Ang pagkaalam ko, piniferment pa muna bago nyo anuhin yan, bago nyo ilawin. Piniferment po. Pineferment po yan ng 1 week. After 1 week po, tsaka nyo po ibibilad. Gusto nyo po makita yung bilaran natin? Pwede rin po. Pag-usapan lang muna natin para pwede kayong maglakad mamaya, no? Yung pagpeferment po ninyo, saan yung nilalagay ang fermentation ng ano ng buto? Basta dito lang po yan sa yung pong may storage po kami. Dito lang po sa may aming hall. May lalagyan ba? Plastic container? Meron po. Meron po. Akin po ay mano-mano lang. Bali, bumili lang po ako ng crates na butas po yung ilalim. Nilalagyan ko lang po yan ng dahon ng saging. Okay. Tapos po tatakpan ko bago ko po ibinabalot sila sa plastic. After 2 days po, hahaluin nyo po yan. Every 2 days, hahaluin nyo po yan habang nagpe-fermentation siya para po hindi masyadong uminit. Okay. Pagkatapos po ng 2 days yan, doon po sa 50 kilos, nakakakuha po ako ng 6 liters na ginagawa ko naman pong suka. May suka po rin kasi siya. May suka. Hindi. Yung po bang fermentation crate po ninyo, sabagay may butas yan, ano? Paano sa ilalim lang po. Paano nyo kinukuha yung gagawin yung suka? May nakasahod po siyang tray na stainless. Okay. Tapos? Apo. Para po doon po, lahat po ng katas, doon po pupunta para po makolekta naman namin as suka. Kasi mahal din po yung suka ng kakao. Ibig yung sabihin, yung suka na yan, hindi nakahaluan ng tubig. Wala na? Wala po. Wala pong tubig yun. Ano po yun? Yung puro. Di po ba ang kakao, pagka po pinitas yan, ay meron pong kulay puti. Madami po yun. Pagka po yan, pinerment yun, natulo po talaga ng natulo. Oh, kasi ano yan maasim na tikma. Ang naalala ko niya, pag pupunta ko sa kakawan, taniman po ng kakao, pagka kinukuha nila, sinisip-sip namin yung ano, yung pinaka lubod na nakapaligid sa buto. Yun. Okay. So, kunyari, ilang araw, ilang linggo ang pagpe-fermentation? Isang linggo po yan. Fermentation. 1 week. Okay. 7 days.
Pagkatapos ng 7 days, kukunin niyo na 'yung buto. Anong gagawin niyo? Ibibilad na po 'yon sa biladan. Okay. Ano po ang gaano katagal ibibilad? Kumpirmi po sa weather. Pagka po ang weather minsan po hindi po masyadong mainit. Ako po ang pagka po makikita nyo, pag kumakalansing na po si buto, may kalansing po siya. Pag hinalo nyo, yung pwede na po 'yon. Anong ibig sabihin kalansing? Parang kalansing ng perang barya. Ganun pa, ganan. Ganun okay. Po. Okay. So, hinahalo pa rin nyo habang ito'y binibilan, hinahalo po ninyo. Opo. Opo, okay. Umaga't hapon po 'yon hanggang tanghali. Haluin. Yan po bang bilaran ninyo, may nakabalot na transparent na plastic o talagang nakalitaw po sa araw talaga? Hindi po, meron po siyang plastic sa ibabaw, yung pong para ano, kasi para po kahit umulan, hindi po siya pwedeng mabasa. Okay. Po. Kailangan po nakatapos yung mga paligid po, meron naman din po, kung gusto nyo din ay plastic, pwede rin plastic, pero pwede rin pong net. Bago okay. Isa pong page niyan ay bukas para po nahalo nyo. Okay. Meron po ako nakitang nagbibilad pagkatapos. Yung sa inyo, naririnig yung kalansing ng mga buto. Ano po? Siya naman po, yung nakausap ko matanda, kukuha siya ng 2 o 3 piraso, tapos kakanggati niya at nalalaman niya pwede kung pa. Ito po ay okay na. Ito po ba? Tama rin. Pwede po rin yun. Pagka kinagat ninyo, ano ang nangyayari sa buto? Ano? Parang nyo malalaman tuyo-tuyo na. Kailangan po wala na siyang moisture content sa loob. Hindi na po siya basa sa loob. Okay. So, okay. Hindi sinusunod yung 14% moisture content sa cacao? Sinusunod din po yon. Kasi pagka po ganun kalansing na, ganun na po ang temperature noon. Ano yung sabihin yung pumuputok yung buto? Pumuputok? Hindi po. Hindi po naputok ang buto kasi talaga pong nakabalot siya sa chin. Aha. Pagkatapos, anong naririnig ninyo? Anong tunog? Parang pumipit. Makalansing po talaga siya. Iba po siya. Iba pumipitik. Kaysa po doon sa wet. Pumipitik talaga. Nagtutunugan po sila lahat. Opo, okay. Opo. Tapos, kapag ka po ito, inahon nyo na rin sa bilaran, ano na po gagawin? Pwede nyo na po i-roast. Yung pwede na po iparoast. Oh, iro-roast na po. Sasangad na po yon. Yung inyo pong roaster po, di kuryente po yan o di gaas o di uling? Digas lang po. Kami po ay mano-mano. Para pong talyasi lang na malaki na naandun po yung buto. Okay. Isasangad lang po. Sabi nyo yung roaster na ginagamit na meron pong meron na pong makina na roastery. Pag po konti lang, halimbawa po at mga 3 kilo lang. Yun, pwede na pong inyong mano-mano. Tapos okay. Po pagka po naman marami na talaga, doon yung akong ginagawa po minsan, iniipon ko po. Pagka po nakaipon na, at saka ko po ipaparoast. Halimbawa po mga 15 kilos na, yun po, iro-roast na po siya. Tapos yung meron kayong sinasabi sa talyasi po gaano katagal ang roast po ninyo sa talyasi? Mga 1 hour po, umaabot po na 1 oras. Ako matagal pala mahirap din Kasi dahan-dahan lang po ang apoy. Aha. Tapos paano nating malalaman ito po ay properly roasted na? Makikita nyo din po, mangangamoy po siya. Meron pong amoy na mabango na siya. Tapos po, pwede din magbukas po kayo. Pagka po talaga yung maano nyo naman po sa kilatis ng buto. Pag po naka-roast na siya. Para rin pong kape. Aha. Hindi, kasi sa kape, na pagka nag-roast siya, until finally, brown na po ang kulay ng kape. Ano po, nagiging dark brown na. Sa cacao naman, paano? Ganun din po. Magda-dark brown din po siya, yung pinakabalat niya. Kasi may balat pa po yan Tatanggalin pa po yung balat niyan. Okay. Ma'am, doon sa mga nakikita ko noong pa man, at saka pinag-uusapan namin, yung pong niro-roast na yan ay parang may mga langis pa. Ano po? May mga langis pa siya. Yan po ba? Wala pong langis. Alaman, tama po ang roasted. Wala pong langis ang roast. Siya, cacao lang po talaga siya.
Puro po yun. Ibig sabihin yung ano, parang oily po yung hindi po ano, yung nilalagyan ng langis. Hindi po, ibig sabihin, yung parang lasang langis pa rin yung ano, yung kakao o tuyong-tuyo po. Apo, pagkatuyo po naman yan at ni-roast nyo na ng diretso, halimbawa po, natuyo po ngayon, bukas na po kayo magro-roast kasi pagod na rin naman. So, baano nyo naman po, iba na po yung lasa sa loob. Aha. Doon nyo po, titikman nyo po rin yon. Pero kami naman po, kasi sanay na kami mag-roast, alam na po namin yung luto at hilaw. Ano po ang lasa ng lutong-luto na, tamang-tama? Medyo talaga pong tsokolate na siya. Tsokolate na talaga, yun. Tapos, di siyempre, buo pa yung mga buto natin, ano po? Talaga pong maglalasa na siyang tsokolate pagka po tulo na. Aha. Yung nakikita po namin, iba, may tinatawag tayong tableya na, no? Pagkatapos mong i-roast ito, paano po nagiging tableya sa inyong paggawa? Ma'am, paano po nagiging tableya kapag ito po ay tamang-tama na ang pagkakaihaw? Pag po giniling na, gigilingin po. Gigilingin. O tapos, sige po, naririnig namin kayo. Ma'am, medyo tumaob po kayo. Baka mahulog kayo dyan. Pagkagiling po, doon po malalaman nyo na po tabliya siya. O wala akong picture. Hindi, may picture kayo kaya lang nakatumba. Itayo po ninyo. Yan. Hindi, nakatumba pa rin eh. Di ba? Ayan, okay na, okay na. Ma'am, paano, anong mangyayari kapag ito po ay... Ginigiling po siya para pong ano, gilingan din ang kurne. Oh. Ano sa ano po 'yan? Oops. Tumayo yung ali. Yo. Okay. Nakinuha pala 'yan. Pakibuksan po ninyo, bibuksan. Doon sa kinunan ko, may panghulma sila. May panghulma na bilog-bilog, kudra-kudrado. Kayo, anong ginagamit po ninyong panghulma? Anong ginagamit ninyong pangkorte niyan? Dinig niyo ko, ma'am? May hulmahan po to para pong lalagyan yung hulmahan po ng yelo. Oo. Nakukon. Pakita po natin. Itaas nyo ng kaunti. Itaas nyo. Yan. Maganda. Okay yan. Malalaki, no? Okay. Marami ang ito manonood. Ito po yung maliliit. Marami ang manonood nito at makikita po yan, ma'am. Magkano po yung at ilang piraso at magkano ang pagbibenta po ninyo sa isang plastic container na ganyan kagaya pinapakita ninyo? Ito po ay kalahating kilo na. Okay. Magkano po 500 yan? Po isang ganito. Wala lang po akong label kasi po eh ginagawa pa po yung label namin. Okay. So yung 500 na yan, mga ilang piraso po yan? Madami na po to. Aha. Madami po ito. Ito po ay ano, pagka po ganito, hindi lang po ito tabliya. Pwede nyo rin po itong ano, daligan po ng gatas na malapot, iluluto ulit. Pwede na po din palaman. Okay, tsokolate na, no? Parang tsokolate ng, parang candy na, no? Pero pagka yan po, luto na yan, yung isang piraso na yun na maliit, pwede ng isang mug o isang baso na. Isang tasa na, isang mug na. At hindi po tatabang kapag nilagyan na ng tubig. Paano po pagluluto niyan? Ipapakuluan na lang. Pag iinit po ng tubig, tutunawin po muna sa tubig na mainit. Okay. Dalawa po at ang gagawin niyo po ay dalawang baso. Gawin niyo na po tatlo para masarap-sarap. Okay. Tatlong piraso po. Opo. Tatlo pong ganito. Sa dalawang tasa na po yon. Apo, tapos na ganyan lang po yung parang timpla nyo rin po ng kape, konting asukan, kalahating kutsarang asukan, di bali isang kutsara po yon dahil dalawang tasa, lagyan nyo rin po ng gatas. Bago ano po, masarap na, talaga no? Pong, at saka po ang maganda po dito sa tabliya, hindi pa po nakukuha ang kanyang langis. Aha. So, yun po yung kailangan ng ating katawan. Yun po yung sinasabi po. Yung pong sa malalaking kumpanya, tinatanggal na po nila ang langis, ginagawa po itong gergens, ginagawa pong lotion. Oo, kasi pagka na bumibili kami sa supermarket, medyo magaspang na. Sabi ko nga doon sa wife ko, sa misis ko,
iba na ang itsura. Hindi ka paris nung ano, yung tableya talaga na nanggagaling sa gawaan. Eh ano pa siya, may tumigas at saka... Tapos napakabango. Mabango. Kasi yung sinasabi ko kanina, yung langis na iiwan dyan. Yun. Masarap pa hanggang pagka nandun yung langis. Kasi pagka may tubig ng mainit, kumakata sa tubig yun eh. Makikita mo yung pinakalangis, lumulutang. Opo, makikita mo po yung sa ibabaw. Okay. Yung 500 ninyo, kalahating kilo ang laman. Madami na po yun. Oo, marami na. Marami na. Mga ilang araw kakainin niya, iinumin. Aba, matagal na po ito. At saka nga po, hindi lang po tableya, pwede pong palaman. Okay. Pwede na rin po yung chocolate. Oo. Opo, huwag na pong bibili ng mga chocolate ng mga Toblerone. Eh, ako nga po dati fanatic ng Toblerone. Simula po nang ako'y magkaroon ng tableya, hindi na po ako nabili noon at napakamahal. Advertise pa kayo. At saka yung, at saka yung mga binibenta niya, may mga halo na no? May mga opo. Halo. Asukal, panay-asukal na po sila. Purong-puro yan. Okay. Ano po yung puro talaga? Bukod po sa 1.5 kilo, gaano po ang pinakamalaki na bibili po sa inyo? May 1 kilo din po kami. Meron pong 125 grams. Aha. Pagka po mga pouch lang, mga 125 grams po siya, 150 grams. May 250 grams po, ganun. Okay. Pero ano po yung mga suki ko, panay po ang bili sa akin, kalahating kilo at 1 kilo lang po. Okay, ang 1 kilo, magkano? 1,000 po. Aba, walang diskwento. Walang diskwento kayo. Okay, okay ma'am. Ito naman itatanong natin. Paano kung sakasakali, naku, marami magtatanong, paano kami makakabili? Papo, kinakailangan ba puntahan namin kayo? O pwede tayong magpadala sa Grab, sa Lalabubo? Pwede po sa Grab, pwede po. Tikleta, pwede? Paano? Pwede po namin ilalamove. Ah, ganon. Mm-hmm. Papadala ninyo. Okay. At kung magtatanong sila, saan lugar ang address ay bibigay natin? Ay, dito pa rin po, Barangay Ilog, Magdalena, Laguna po tayo. Barangay Ilog, ano ko? Opo. Iyan ba yung tatawiran nating ilog na lagpas ang ulo ng taon? Okay, pero may medyo malayo-layo yan. Pagdating mo doon sa may lagpas ng Santa Cruz, ano po? Liliko ka sa kanan, papuntang Pagsanghan. Pagsanghan, ano? Pagdating po ng Jollibee ng Pagsanghan sa Aresa, kakanan po. Bago po, pag nakakita kayo ng Welcome to Magdalena, unang kanto, kaliwa po. May irrigation kaliwa. Po talaga kami. Kailangan po nasa tabi kayo ng irrigation para hindi kayo maligaw. Okay. Hindi kasi nagpupunta ako dyan noon at nakapagsusuta ka. Kasi after Magdalena, mahay-hay naman ang marami. Apo. Marami na po tayo nito ka, Gerry, dito sa Lagunan. Marami na pong tableya ang Laguna. Oh, pero hindi ako nakakasiguro na kagaya ng tableya ni Aling Agripina Replan ang aking papagawa. Okay, ma'am. Isa pang marami pa tayong mga tanong na makukuha dito, tukol dito. Ma'am, kung sakasakali, gaano po tumatagal ang tableya na inyong naipoproseso? Kasi ka Gerry, pag ako nagproseso, pagka po ganito, ngayon nagawa po ako ng 15 kilo. Siguro po 1 week lang to, gusto sa akin eh. Wala pa po, mga 3 days lang. Naghihintay na po yung mga buyer ko. Hindi, ibig sabihin, gaano po dapat tumagal yan kung wala sa refrigerator o kaya naman ay nakaabang na sa lamesa, gaano po tatagal ang inyong tableya? Hindi naman po nasisira ka Gerry. Hindi ha? Po. Okay. Hanggang kahit po siguro mga 6 months na pwede niyo pong gamitin pa. Bueno. Tapos, yung pong ang pagkakaiba nito, yung mga nabibili sa commercial stores, talagang wala ng langis. Ano po? Apo. Yung po bang langis na nasa sa tableya pa kapag ito po'y tumatagal, hindi umaanta? Ah, hindi po. Hindi po. Hindi, ha? Sarili okay. Po yung langis yun eh. Okay. Ano, pwedeng? Sarili po niyang langis yon, kaya hindi po siya aanta. Akala ko pwedeng ilangis natin sa mukha natin eh. Okay, ma'am, isa pang tanong. Ano po, isa pang tanong. Kung sakasakali na may magtatanong at gusto nilang bumili ng buto sa inyo sa halip na tableya, pwede ba yun? Buto po.
Hindi po. Meron naman po kaming samahan. Pwede po naman kaming magbenta din ng buto sila. Pero ako po hindi po pwede. Bakit talaga po? Talaga pong Dorea lang. Okay. Hindi, yung ibig sabihin sa buto, hindi yung butong ano, ibig sabihin yung roasted na at sila po ang magro-roast. Kasi yung iba sa Mindanao, ang yung iba po nagbebenta ng roasted na ano na na seeds ano po at sila ang nagro-roast sa bahay. Yan ba gagawa rin po ninyo? Pwede, ano po, sa ngayon po, hindi pa po ako nagbebenta ng ganon. Kasi po, kulang na kulang din po yung aking buto para po sa consume ng mga bisita ko na napunta po sa farm. Aha. Kasi po talaga pong pang-welcome ko po itong Tablea with Suman. Ah, ganon. Kung sakasaling ako'y pupunta dyan, mga ilang taso ng maiinom ko na makakalimut ko sa inyo. Ilang taso? Sabi nila, nakakapagpataas daw ng blood pressure niya, pero ito yung nakakapagpaganda rin po ng katawan. Ano pong masasabi niyo? Pag po kayo uminom nito sa umaga, ay talaga pong kayo energetic na talaga maghapon. Okay. Mm-hmm. Eh, nakikita ko naman sa inyo na medyo energetic po kayo talaga. Okay, ma'am. Tayo po ay, pero dahan-dahan lang, oh, para kayo ay ano, hindi tayo mawala. Pwede bang ipakita nyo sa amin yung sinasabi po ninyo unti-unti? Ano po? Dahan-dahan lang tayo para kayo ay yan. Ako magsasalita, sasagot din kayo. Ano po? Okay, ito po ipinakikita ni Aling Pina ang mga bunga. I-describe po ninyo yung mga bunga na yan. Ayan po yung bunga ng ating cacao. Aha, malalaki ano, malalaki. Opo. Ayan, ito na po yung Tablea natin. Oh, teka muna ma'am, sa isang bunga ng cacao, ilang buto ang nakukuha natin? Minsan po may malalaki po talaga, 75, 65, 55. Pakita natin uli, may mga tumatawag dito ma'am, may nagtatanong. Ipakita niyo uli yung bunga. Ayan, ipakita niyo uli. Ayan, no? Ayan, ipakita niyo. Yung marami. Yun, okay. Bagong pitas po yan ngayon. Pitas. How often, gano'n po kalimit ang inyo pong pag-aani ng mga buto? Every week po, nag-aani po kami. Bago po, peppermint po yan. Siguro after 3 days po, iniipon po namin. Aha, ipakita po ninyo na at doon ako nakasentro sa bintana eh. Yan. Tapos, nakikita ng mga tao ngayon yan. Steady natin. Yan po kabayan, ho. Yan po ang bunga ng cacao. Ma'am, habang nakatuon sa ano sa camera natin, ano po, wag niyo alisin. Okay. Habang nakatutok po sa bunga, yung po mga berde, hilaw pa yon o pwede na? Pwede na po to. Hinog na po to. Hinog na. Apo. Okay. Pag po kumakalog, kakalog yan, Sir Jerry. Nakalog po yan. Parang marakas, ha? Okay. Huwag niyo maalisin doon sa bunga para nakikita ng mga nanonood sa atin. Steady natin. Okay. Ma'am, kung sakasakali, peste na nakakalaban natin bago natin makuha yung bunga? Wala naman? Wala naman po. Wala po. Okay siya, ha? At yung iba po na nakikita ko na pinuntahan kong taniman, yung iba nahuhulog sa lupa, yan po ba pwede pa? Hindi na po. Yung hindi na nahuhulog. Po. Yung kailangan nahuhulog, po talaga na agarin nyo lagi. Kukunin na po yung hinog. Oho. Huwag niyong paalis doon sa nagkakamera. Yan, ganyan. Okay lang. Steady natin. At saka yung pong maitatanong po sa atin kung sakasakali, mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan ang pagpapalit-palit ng mga bungang lumilitaw na pwedeng aniin? How often can you harvest? Every 2 weeks po, Kajeri. Every 2 weeks. And every 2 weeks, ilang bunga ang nakukuha po ninyo? Ang buto po namin mga 50 kilos po. 50 kilos? Okay. So from there, kunyari, wala ba kayo maipapakita sa akin na ano, yung pinagsisidlan po ninyo ng buto habang ito po ay inyong piniferment? Wala ba dyan? Wala tayong maipapakita? Pwede po tayo magbukas? Hindi, ibig sabihin, yung pinaglalagyan nyo na ng fermenting ano? Meron po. Pupunta po tayo doon.
ipakita natin. Dahan-dahan ang lakad. Ayan, ha? Kayo ba ang nagka-camera o may cameraman kayo dyan? Sige pa. May cameraman kayo? Wala po. Ako lang po. Okay, kayo na rin. Okay, sige. Ah, Gerry, may bisita ako ngayon. Ah, sino bisita? Papakilala ko sa inyo. Sige. Ito okay. Ay... Nakilala ko siya. Naku, parang pamilya sa akin yung maging dating sinunan yan, ha? Mamo Rivera po, ng Pilipinko ko na authority. Ayun! Tinapang bisita ko ngayon! Sir, kayo po ba ang naka-ano dito sa Laguna? Naka-destino sa Laguna? Hindi ho, na-transfer na ho ko sa Quezon City. Ako ho ngayon yung deputy administrator. Ayun! Ang original manager ng Calabarzon at Vimaropa. Sabi ko na nga ba... Nag-enjoy sila dito ka, Gerry, sa Cacao! Oo! Kaya siguro lumalaki ang katawan nitong si Mr. Rivera, ano po, dahil sa Cacao na binibigyan, no, pinaiinom niya sa kanya. O sino po kayo ng director sa ano sa Laguna ng PCA? Ito po yung ating fermentation. Ayan, fermentation mo na. Sige, naku, inalis kayo. No? Nasaan ang fermentation? Ayan po. Ayun, o pinakita natin ang fermentation. Sige po, ano, pakita natin, ipakita nyo. Tanggalin niyo yung takip na yan. Nakatakip yung cartoon. Ayan, naka-plastic container. Mga ilang pong buto ang nakalagay diyan? Ilang kilo? 50 kilos po to, apat na tray. Apat na tray, 50 kilos. Okay. Kung may magtatanong ba yung isang yung mga pinipermenta niyan, hindi niyo pwedeng ipambili yan, hindi pwede. Ayan pa ka, Gerry, ang ating Cacao. Oo. Marami na, no? Ayaw niyong ipagbili yung fermented na. Ayaw niyong ipagbili yun. Ayaw ko po. Mahirap ang gumawa. Okay, ma'am. May nagre-request po sa atin. Pwede ba tayo magbukas ng isang bunga para makita raw nilang itsura? Sige po. Magbubukas. Okay. Makita natin. Habang binibiyak ninyo, siguro, ano, si Mr. Rivera ba? Gerry, gusto niyo ipakita ko sa inyong, ano, ang ating tuyuan? Oo, papakita natin mami ang konti. Biyakin nyo muna ng konti. Ano? Nasa ba si Mr. Rivera? Pagbibiyakin natin eh, ang ano ng PCA. Mr. Rivera. Mr. Rivera. Yan, naririnig ba tayo ni Mr. Rivera? Apo, ayan na. Sir, nako, matagal ko na kayong nakikita, pero hindi kayo ganyan kalaki. Ah. Napakalaki yata. Pagka pala nagiging deputy administrator ng PCA, sino kayo ng PCA administrator po? Ang bago po ngayon ay si Bernie Ferrer Cruz. Dati po siya sa Department of Agrarian Reform. Ah, sa DAR siya dati. Ngayon, siya na po ang administrator. Siya na po ang ating administrator and chief executive officer. Oh, ayan, hindi na ako na-intervene. Ano po ang inyo? Ano po ang pinakalinya niyo as deputy administrator, director? Ako po yung nasa research and development. Research. So, kung sakasakali po, pero kasi may mga nagtatanong sa akin tungkol din po sa coconut sapagkat ano po panayang kampanya ko sa coconut ninyo, yung mga intercropping, etc., kagaya po ng Cacao, pwede ba kayo ma-interview from time to time sa aking show sa internet? Oh, pwede po. May kasama ho niyan sa ating servisyo sa ating mga maginyog. Okay, sa research kasi, no? Sa research, ano? Alam nyo, ang mainit na pinag-uusapan ngayon yung levy, no? Sabi, ibigay daw yung coconut levy sa mga magsasaka natin. Eh siguro, isa yan sa mga paksa pwede natin pag-usapan. Maganda naman yan, no? Sapagkat, pagkaalam ko, yung coconut levy nasa gobyerno na, ano po? Oo, nasa ano na ho. Actually, 15 ahensya ng gobyerno ang nagtutulong-tulong para may yung servisyo sa ating maginyog at saka sa industriya. Ito yung sample, no? Ito, yan ang hawak po ni Mr. Mr. Rivera, how shall I call you by your first name? Ramon. Ramon. Ipaliwanag mo yan. Yang sapagkat yan ay linya ninyo, no? Sapagkat yan ay ini-intercrap natin sa mga bundok natin, di ba? Kasi ang pagkakaalam po, sabi ni Marco David, nakausap kong consultant, yan po, uy, naku, tumikim yung mama. Oh, masarap yan. Parang ano yan eh, parang santol, ano? Parang santol. Okay. Sir, sabi po nila, ito raw i-intercrop natin sa coconut at hindi po makasasama. Yeah, pwede yan, ano? Kasama ho ito, kape at saka ho kakao.
Pinakamagandang uh-huh. intercrop. At kasama din to sa pupunduhan no, ng high-value crops ng Department of Agriculture uh-huh. galing mo sa coconut levy. Okay. Eh, sir, pagka ano, pag-usapan natin yung mga ganyan kung paano tayo dapat makatulong sa mga farmer po natin. Ano po, sapagkat yan ang maganda. Makita nyo si Aling ano, si Aling Pina, eh talagang maganda po ang kita niya. And I understand na sa ngayon po, ang pinakasentro lamang sa Davao Region. Is there any plan? Ako, ang pinupus po ng ating alamin ay maitanim po ito parang plantation na rin po sa buong mundo o sa buong Pilipinas para mas maganda po, sapagkat I understand na ang ating pong kakulangan sa buong mundo, 1 million tons at parami ng parami ang nagkukulang po, lumalaki ang nagkukulang na kakao sa buong mundo. Ay, ito ba magkagawa po ninyo ng programa sa inyong as Deputy Administrator for Research? Yes, yes, kasama po ito. Pero siyempre, dahil nasa Philippine Coconut Authority kami, una ho muna yung ating nyog. Aha. And then kasama ho ito, no? Itong ating... part of the intercropping system ng nyog. Yes, ano yes. Coconut base. Maganda yan. So, sa pag binalikan ko kayo, kindly leave your telephone number kay Aling, ano, kay Aling Pina. Para okay. makontak ko kayo. Huwag kayong magtatago ho pag kinakontak kayo. Bibigo yung aking calling card. May calling card yung saan niya. Hindi. Paano calling card? Hindi ko na mamano. Pero ano, bigay niyo sa kanya yung cellphone niya. Cellphone okay. niyo. Para ito na po yung ma-text sa akin. Ano po? At makontak ko kayo. Okay. Alimpina, yan pong hawak ni Camon, na Ramon. Na ano, ilang buto po yung nataglay niyan? Madami po ito. Siguro po yung mga 50 ang buto po nito. Alam nyo, kabayan, ano po, yung pong ano, yung itinatanong at sinasabi po ni Aling Pina, ipakita po natin sa screen niya. Yan yung pinakikita niya, ano po, yung po, dyan po sa puti na yan, na nakabalot po sa buto, ang pinanggagalingan po, pinagsisimula ng suka na kanilang proseso. Yan. Ipaliwanag po niyo, Aling Pina. Pag po nag-ferment po tayo nito, after 2 days po, makikita nyo, kakatas na po siya sa ilalim. Ah. May nakasahod po siyang tray, yun na po yung magiging suka. Diyawa, labot po nga yung suka, well. Pakita dila, natin yung suka. Alimpina. Apa? Alimpina, pag ako'y kumuha po ng ano sa inyo, bumili ako ng ano ng kakao sa inyo, kinakailangan meron akong isang balding suka na makukuha sa inyo. Meron pa, okay. Meron pa. Okay, meron na. Ito po yung suka na nagagawa. Kita natin. Alam niyo kabayan, ito po mga pinag-uusapan natin na hawak po ni Alimpina at saka ni ano, Caramon, ay mga ano, mga byproduct po. Ano po, byproduct po ng kakao. Suka. Gano'ng kaasim ang suka natin? Maasim po to. Masarap po. Masarap. Eh, pinagawa po kasi 50 kilos. Masarap ang amoy. Magkano po ang isang balding ganyan na suka na pinagbibili po ninyo? Hindi pa po ako nagbebenta ka, Gerry. Ginagamit pa po namin. Titingnan ko pa po yung presyo niya. Okay. So, kung sakasakali, ako ang unang-unang bibili na suka sa sige ito. Po. Okay. O, ipakita naman natin yung bilaran. Yung bilaran. Sige po. Pinabinda lang po, no? Dahan-dahan ang kilos. Dahan-dahan. Ang Ramon, medyo samahan po ninyo. Baka makakawala po si Aling Pina. Ano po? Ayan si Mar Ramon. Teka muna, Mar Ramon, bakit may baston kayo? Andito pala si Caramon. pamalo yun. Ano? Okay, ayan. Lumabas ang Aling. Naglakad po sa kanyang malapalasyong tahanan. Hacienda po. Hacienda Agripina. Ayan, okay. Nako, meron pang ano, meron pang hagdanan, may babuyan po na ipinakikita. Pare organic po yung mga sinasabi po ni Aling Pina. Medyo malayo. Baka sumakay pa kayo ng tricycle niyan, hindi kaya? Hindi po naman. Eh, okay. Hindi po pwede. Ang kailangan po, ang bilaran po ay walang co-cover na kailangan po talaga ay bilad na bilad. Ito po ang ating biladan. Ah, yung ba yung taniman po ninyo ng, ano, ng palay? Ayan. Apo. Ganda, ayan, okay. Ay, ayan po yung kalansing, Kal Gerry. Oo nga, no, kumakalansing, ano. Okay, hindi ko nakunan yan nung araw, ha. Ayan. Ibig sabihin, tuyo na siya, Kal Gerry. Yun, okay. So, ano po yan? May balat pa yan. Paano natin tatanggalin ng balat after the, ano, dibusa? Tatanggalin ng balat.
Apo, meron na po tayo ngayong makina na binibigay ang DA na tinatanggal na po nila ang balat. Okay. Eh kayo po, kung yung mga magsasaka nating wala pang mga makinaryang pagtanggal ng balat, how do you do it? Mano-mano po. Pwede pong tanggalin. Apo. Iniisa-isa. Iniisa-isa. Ayan po yung ating bilad, ano? Tapos pagka ginigiling po, yung mga magsasaka po nating medyo ano pa, taghirap pa ng kaunti, anong ginagamit nilang pang ano, pang almiris lang, almiris lang. Hindi po, nagpapagiling pa yung pang gilingan ng peanut butter, pwede po. Gilingan ng peanut butter at saka karne, no? Pwede pa. Kasi ina-adjust po yung no? Sa peanut, bukod po yung sa karne. Oh, hindi, ano yun eh? Ina-adjust kasi yun eh. Mm-hmm. Yung pang para sa karne, ina-adjust yun para lumiit at pumino, ano? Okay. Apo. Oh. At ano, yung inyong modernong bilaran. Gawa ko lang po yan, gawa lang po natin, gawa ko lang po yan. Kayo ang gumawa niya. Kala ko, ano, inimporta po ninyo pa sa Japan yan eh, di ba? Gawa okay. Ko lang po yan para po yung beans ko, talaga hindi po maulanan. At least po, dito, naka-ano po siya, kahit po umulan, meron po siyang bubong. Aha. Dati na niyo papalay, kawayan lang po yan, okay, Gerry? Okay. Ma'am, bago po tayo magwakas, ano po, nasan yung ano nyo, yung inyong, hindi ba sabi nyo, kayo na rin ang nag-gigiling niya, may panggiling kayo, wala naman, wala pa? Wala pa po yung panggiling ko, ka-order ko lang po ka Gerry, nakikigiling din po. Okay, ma'am, lumitaw po kayo ni Mr. Rivera para ito, no? At siyempre, isama natin siya habang kayo po ay, umiinom na ba ng tsokolate si Mr. Rivera? Opo! Okay. At sana po mga kabayan, ano po, kung sakasakali, ito pong ating ipinakikita. Mang Aling Agripina, pupuntahan namin kayo one of these days. Pakihanda lamang po ninyo yung pagbibigyan ko kayo ng anunsyo. Uy, sino yung mamang nasa tabi nyo? Okay. Ayan, ano? Mon. Ano na po? Yan. Oh, alam mo, Mon, kung hindi ka lumaking ganyan, hindi kita makikilala kung ano eh. Okay. Pwede tayong magpaalam tayo, no? Aling Agripina, kung sakasakali may mga magtatanong, paano namin kayong makukonta? By telephone po. May telepono po tayo. 0916-27-937-87. At okay. Saka sa Facebook po, Agri Integrated Natural Farm. Agri-Integrated Natural Farm. Okay, yung nakapaskil po sa inyo, ano po? At kung sakasakali, sabi nyo, yung half kilo, 500, yung 1 kilo, 1,000. Pagka lumaki pa, pagka isang balding, wala pang presyo yung suka ninyo, ha? Okay. Wala pa po. Okay. Mon, magpaalam ka. Sigurado, kukontakin kita, ha? Oo. Oh. At ito ko eh, pinagtatanim ko rin ng nyog. Lalo na yung sweet water, na sweet coconut water, oh, yung aromatic para sa ating... Yung discussion natin. Tapos meron akong kinuna sa PCA, lingkurayan, yung mababang mga puno. Meron Yes. Oh. Masaya ko naman, masaya kapitbahay pag yun ang tinanim. Oo. ayaw itanim ng mga farmer natin sapagkat sabi nila pagka lingkurayan ang itinanim namin yung ay hindi kami matutulog sa gabi sapagkat mauubos ang bunga, ano? Hindi, ang sunod-sunodo ay itatandaan nyo rin yung sa kapitbahay. Bibigyan ko. Oo naman. Politiko ka talaga, Mon. O sige, Aling, ano? Teka muna, si Mon muna. Paalam ka, Mon. Paalam ko muna, Mon. Sige po, marami pong salamat sa mga nanood. Sana po ay tikman nyo ang tabliya ko. Pati na po yung mga lahat po doon sa farm. Okay. Kami naman sa Department of Agriculture, lalo na sa PCA, ang makita na meron hong magsasaka na talagang ginagamit po yung teknolohiya. No? Kasi pag sinasabi nga ho na nagagawa ho namin dahil nasa research center kami, ito ho ay nasa farmer's field. No? At ginagawa at ginagamit po yung technology. So, Okay. Wala silang masasabi na hindi pwede. Kasi nakaya po niya eh. At babae pa ho ang gumawa. Babae pa po. Okay. May future ba tayo, Maaling Pina, Maung Ramon? May future ba tayo sa cacao kung sakasakali? Ay, opo. Malaki po ang future ng cacao. Basta po lang talaga magtsatsaga. Talaga pong bawat buto alagaan mo,
At bawat puno alagaan mo para ikaw ay bigyan ng maraming bunga. Para marami na rin pong pera yon. Mga ilang puno ba na ilalagay natin sa mga salit-salit? Sapagkat yan eh, parang forestry, no? Forest Apo. Na puno eh. Gano, may mga puno ng nyog, may puno ng, ano, ng mangga, may puno ng rambutan. Ilan lang pwede natin isalit-salit? 3 metro po. 3 metro po ang mga pagitan, opo. Pwede na, ha? Okay. Meron nyo kami ngayong ano, planting design na tatluhan ho yung nyog, no? Na triangle na 2 meters. Pero 12 ho yung layo, 12 meters ang layo, square. So na-imagine nyo na yung may lalagay na kakao doon. So may ganda ho yung mga kombinasyon natin ngayon. Ituturo po namin yan sa susunod po na ating pag-uusap. No? Sige, ano? Ano, paghanda mo yan, Ramon, ha? Paghanda mo, research ka naman eh. Okay. Babalik po siya rito, ka Gerry, babalik at magtatanim kami nung sinasabi niya. Okay, pasatanong siya, tapalan po ninyo sa ng taba sa katawan kapag ka hindi tinupad ang kanyang ano pinangako. Okay, maraming salamat. Ano, salamat po. And Ramon, regards sa deputy administrator natin, anong first day niya? Ano? Aming pong administrator ay si Bernie Ferrer Cruz. Bernie Ferrer Cruz. Ferrer Cruz. Okay, Alipina, maraming salamat. Thank you po. Thank you very much. Thank you din po. Okay, kabayan ko, si Aling Agripina Replan, kabayan ng Magdalena sa lalawigan po ng Laguna, at nakasama rin po natin si Deputy Administrator Ramon Rivera, kabayan. Ano po? At na sana marami pong nasiyahan at marami po ang nakakuha ng mga ideya na napakaganda at magandang kinabukasan at future po ng kakao dito po sa Pilipinas. Konting tiyaga, konting sipag, kabayan, at saka konting puhunan, ay talagang tayo po ay kikita at magiging maganda para po sa buong Pilipinas, para po sa ating kabuhayan, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, ka Gerry Jeronimo, muli pong nagsasabing ang larangan ng pananakakan, pangisdan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga halamang tulad po ng kakao o cocoa, kabayan ko, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation.